Hi guys, good morning. Welcome to Sharon's TV. So good morning guys. So ngayong araw ay ngayong araw po ay meron ng ibang magbabantay kay baby. So may work na si Ate Rowena. May iba na siyang gagawin. Kaya ayun, stop na siya sa pagbantay kay baby. So ayun, nahirapan kami maghanap ng bagong magbabantay. Kaya ano, nakahanap naman kami dito lang sa kabilang building. Tatawid kami ng kalsada. Yun, so no choice, kahit yun, parang ayaw namin lumabas siya ng kwarto dito. Kasi nga, diba, may virus pa rin ngayon. So hanggat maaari, ayaw namin siyang ilabas ng bahay para iwas na rin sa sakit, diba. And yun, wala kami nahanap eh. So ayun lang yung pinaka malapit na nakita namin. And yung presyo niya is katulad din ng pagbabantay dito. Yun, so no choice kami kasi siya lang yung pinakamalapit. And then walang gustong pumunta dito sa bahay kasi nga hindi nila ano yung budget, yung pasahod. So ini-expect kasi ng iba na ini-expect nila na malaki ang sahod. I mean guys, yung iba kasing mga Pilipino dito, no, yung mga hindi ko naman nila lahat, yung ibang mga nag-babysitter, anong maningil, mahal, talagang tagaan ba? Hindi ko nila lahat. So ayun, meron nga ako nakausap na 50k daw isang linggo. Wow. Ano ka ate? So 50k isang linggo is yung mga kalama nga dito, mga katulong, sumasahod lang ng 120 a month, 150 a month. Tapos ikaw, hihingi ka ng 50k isang linggo. Ha? Man, come on man. Yun, walang tagaan man. So ayun, salamat na lang po ate. Salamat na lang po ate. And sana makahanap ka ng 50k na mabibigay sa iyo. Siguro yung lokal. Pero kabayan naman kami, hindi namin kaya yan. Yun, so salamat na lang po. And then yan, yung iba naman, medyo mahal din maningil. Pero ang gusto nila kasi, merong mababa, merong mahal. Yan ang gusto ko sabihin. Merong mababa maningil, merong mahal maningil. Pero kasi ang gusto nila, ihahatid doon sa kanilang mga kwarto. So medyo malalayo po kasi yung address. Doon po nagka-problema. Hindi naman po mahirap magdagdag ng bayad, 'di ba? Kasi bata yan, ilalakad natin sa mainit. Kahit magbayad na tayo, dagdagan na natin yung bayad. Okay lang, basta dito lang siya sa kwarto. Pero ayun ko, ayun nilang pumayag na dito sila mag-alaga. Nakakalungkot na maglalabas siya ng kwarto na mayroong nagbabantang ano sa labas, 'di ba? Meron pa rin sakit, virus pa rin sa labas. So ayun ang iniingatan natin. Sana maging maayos ang lahat and makahanap kami ng magbabantay dito sa kwarto mismo. Yan, so update ko kayo mamaya kasi mamaya gagayak-gayak na ako. Gagayak na kami ni Derek. Ngayon siya naglalaro siya. Gagayak na kami, maliligo siya, maliligo ako, magbibihis. Then after nun, hiyatid ko na siya dun sa kanyang babysitting venue. Dun sa kanyang babysitter. So hiyatid ko na siya doon mamaya pag nakain kami. So kumakain lang ako saglit. Ayan, kain guys. So ayun, update ko kayo mamaya pagpaalis na kami. Bye bye. Hi guys, welcome back. Welcome back. So ayan, nakaligo na siya. Hi, say hi. Hi. Yan, so nakaligo na siya. And then next na ako. Next na akong maliligo. So time check. 10:05. Yan, so 10:06. Yun. So may oras pa tayo. Meron pa tayong 30 minutes. So kailangan niyong matulog para makaligo ako. So mabilisan ligo lang to lagi, no? And yan. So mabilisan ligo lang ang gagawin natin. First time you will meet your babysitter, no? First time you will meet your new babysitter. Meron ka ng new babysitter doon sa kabilang building. Yun. Yun, ayaw namin siya lumabas ng room. Help guys, kumikilala kayo at mga taga-Kuwait. Kumikilala ko yung ano, babysitter. Contact me. Tapos papost ko dito yung number namin. Salamat. And so guys, update ko ulit kayo mamaya pag nakaligo na ako. And then, pagpupunta na tayo dun sa kanyang new babysitter. So yun, see you ulit guys. Meanwhile, so time check, 10:35. So yun, nakagayak na ako. And then siya, gayak na rin siya. So yun, parang ano, nakakalungkot na. Ewan, basta babe ka dun na ka. Babe ka dun na, antok na siya eh. Antok na siya, nakaligo na kasi. Yun, so paalis na kami guys. And mayroon mag-video ng hawak si baby. So update ko na lang kayo mamaya.
Yan, so kita-kits ulit. Bye-bye. A few moments later. So nahatid ko na nga si baby doon sa kabila, sa may babysitter niyang bago. And mukhang mabait naman, yun nga lang parang maliit yung kwarto. Pero sabi naman nila lilipat sila ng room. And malamig naman, kayang-kaya naman ni baby Derek yan. So baby Derek, sorry. Sorry baby Derek. Konting tiis lang, 8 months na lang. Ay. So ayun guys, update ko kayo mamaya pag uwi. Kung nasundo na siya ni mami, kung nasundo na siya, update namin kayo, okay? So, see ya. Salamat sa mga nag-aalala. Ganun talaga ang buhay. Kailangan magsakripisyo. So, ayun. Mamaya, update ko ulit kayo mamaya, guys. So, kita-kits. Meanwhile. Hi, guys. Welcome back. So, ayun. So, time check. 3:45 p.m. And, ayun. 2 oras na lang si baby doon sa babysitter niya. And kinamusta ko naman siya. Ang sabi naman ng babysitter, okay lang naman daw siya and natutulog lang. Kaya hindi na ako nag-alala, no. O as of now nga, okay naman daw si baby, hindi naman daw nagpapahirap doon, hindi daw nag-iyak-iyak. Hindi daw ayun, hindi daw namahay. Ayun, tulog siya ngayon. Kaya ayun, palatag na 'yung loob ko and then konti na lang 'yung ano ko, konti na lang 'yung pag-aalala kasi mukhang okay naman si baby doon. And kagandahan, new environment. 'Di ba? Pero kasi kaya ayaw namin ilabas si baby Derek. Gusto namin siya sa loob na ng room. Ayaw namin siya ilabas nga dahil nga dito sa number 1 yung virus nga. And then number 2, mainit pa rin yung hangin. Mainit pa yung sikat ng araw pag lalabas. So kahit gabi, mainit pa rin yung hangin. Kaya yun nga yung inaalala namin na baka kasi, di ba nga may mga rashes pa siya. Baka kasi doon lumala doon sa init niya. Ayun lang, in-update ko lang kayo about kay Derek. So sa mga nag-aalala, okay lang siya. Salamat sa pag-aalala nyo. Okay lang po siya, sabi ng babysitter. Natutulog siya. Dede tulog lang daw ang ginagawa niya and laro na konti. Yun, so update ko ulit kayo mamaya pag uwi natin. Siguro nasundo na siya ng mami niya. Interviewin natin siya kung ano ang kanyang reaction sa babysitter. Kasi hindi niya pa nakikita eh. Hindi niya pa nakikita yung babysitter. Ako palang una nakakita. And si baby Derek ang una niyang alaga kanina. Early bird ba ang tawag doon? Si baby Derek ang early bird kanina. So maraming salamat po ulit sa mga nakisama, nakitambay, and sa mga nag-aalala kay baby Derek. Huwag po kayo mag-alala dahil okay lang daw po siya, sabi ng babysitter niya. So maraming salamat po sa mga nag-aalala. And yun, so shout out po ulit kay Tita Rowena niya sa pagbibigay niya ng 20KD. So inupahan namin siya dahil sa pagbabantay niya and binigyan niya pa yung 20KD kay baby Derek. Galik niya yung 20KD dahil daw para yon kay baby Derek. So maraming salamat po Tita Rowena and makakaasa po kayo na ibibili namin siya ng gamit ni baby Derek. So kay baby Derek po mapupunta yung 20KD na ibinigay niyo po. So maraming salamat ulit sa napakabait na taga-alaga ni baby Derek. So I hope na okay na okay yung trabaho mo ngayon, no? Wishing for your success in your career, Tita Rowena. So maraming salamat po ulit sa pagiging mabait sa amin. So shout out po ulit sa iyo, no, at Tita Rowena. So ayun guys, maraming salamat po ulit and then until next time sa mga video po na darating, sana po suportahan niyo po kami and si Baby Derek. So until next time, see ya guys. Bye-bye.